Lenny Valenzuela, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na may optical mission sa Sorsogon. Napapaiyak ako na nakikita ko ang mga totoo taong ganito kadami. Ang dami mong natulungan, Sir FLM. Maraming maraming salamat po sa... Sorsogon. Sabi din ni Ma'am Cardian sa Mega Live shoutout sa mga host team FLM FCI na FLM family worldwide at sa nag-iisang pandemic hero. Congrats po sa mga mega humanitarian sa Sorsogon. Sabi ni Ma'am Cardian. Mega Live shoutout. Ma'am Jill Leeds. Ang mga nandito pa rin at nakaangabay. Yes, si Ma'am Jill Leeds ng Cebu, nandito na rin. At si Ma'am Sarah Junabel, ganun din kay Ma'am Catherine Dizon Reginaldo, mega mega love. Shout out. Aha. Baka naman, Ma'am Carjam, baka naman. Aha. So yun, so tell mo, Sorsogon pa lang yan, ebidensyang yan. Wala pa dyan ang Cebu. At wala pa dyan yung darating pang humanitarian. Ito, nasagap ko lang na chismis to, pero hindi po ako sigurado dito, mga kapatid. President Man of Steel, ano? Habang ini-interview ko si Mami Bell Pepper Pool ng Seminole Esperanza, kailangan mag-ready na yata ng mga taga Laguna! Pahapyaw yan, ha? Kailangan na yatang mag-ready ng mga taga-Laguna dahil sabi nila, ready na sila sa ganitong mega humanitarian. Grabe. This program again is brought to you by Kuya Enrico FLM from Japan. Super Sticker! Thank you so much, Kuya Enrico FLM. Sabi ni Ma'am Luway Tugade, mega love shoutout sis Lenny Valenzuela. Salamat sa iyo sis, ikaw ang daan para magkaroon din ng optical mission. A big thanks kay Boss Idol FLM sa malaking puso sa pagtulong. Salute Idol FLM, God bless. Sabi ni Ma'am Luway Tugade ng FFCI Italy Locosur. Yung mga taga Ilocos, bakit parang ang tahimik nyo? Bakit hindi kayo nangangalap ng mga recipient dyan? Ang requirements lang naman yata ay 5,000. 5,000 lang, oh. Pag nakaipo ngayon ng 5,000 yung magpapasalamin, diretso na ang Baguio. Ready na din ang Baguio. Siyempre. After more, isang ipagkaloob ng Diyos kasi nga, diba, katatapos lang kasi ng major earthquake dito. So, syempre, yung mga ano natin, hindi natin alam kung ano ang kanilang mga plano. But we are still praying for hope, no, na sana dito matuloy. Kasi dito sa Baguio, hindi natuloy sapagkat yun na, meron po issue. But dito sa Benguet, sa Cordillera, parte ng Cordillera, mostly dito sa Mountain Province, I cannot travel kasi nga na-close yung Halcima Highway. At syempre, was gusto ko yun kasi mag-ikot ako sa ibang parte. Iikot pa ako ng Ilocos, ano, Ilocos party ng alam kung saan ka iikot bago ka makarating. Medyo nakakatakot. Mas lalo na may mga... Update muna tayo. Kapatid Icor, update muna tayo. Kapatid Icor, tingnan mo, ha? Kanina hindi mahulugang uwak, hindi mahulugang karayom. Ngayon, ito na ang tao sa taas. Numipis na. Nasa baba na lahat. So, kaya itong tapusin hanggang alas 7 ng gabi. Sa tingin ko, ha? Alas 7 ng gabi, baka medyo mangilan-ngilan na lang ang tao dito. Pero still marami pa rin yan. Pero ang kagandahan, mabilis ang pacing na ngayon. All right. Mabilis na ang pacing, mabilis na. Siyempre. Meron kasi mga kabataan na wala naman silang problema sa mata, pero nakapila sila. Imagine that, alam mo ba ang ginawa sa kanila? Kasi nagpila sila, di ba? Sa effort lang nilang nagpila. Binigyan pa rin ni doktora ng mga free na frames. And then they can go to the optical clinic para mabigyan sila. Kasi yung mga iba kasi, di ba, kahit walang problema sa mata, gusto nilang magkaroon ng alam mo yun, contact lens, parang para lang meron lang sila. Ito, eyewear. Yun ang isa sa mga kabataan ngayon. So, isa yun sa nakadagdag ng mga pila. Speaking of that, kapatid Icor, no? Si Mayor, si Vice President, kanina nung ini-interview ko, sabi ko bakit sobrang dami ang kailangan ng may salamin dito.
yung mga may mga kabataan din nito na gustong magkaroon ng salamin para protection sa kanilang pagko-computer. Kasi siyempre yung 'di ba yung ano tawag doon sa schooling na yon na hindi face to face. Gumagamit sila ng mga computer. Yes, so yun yung ano, yun ang hinihingi nila. Walang garado pero protection para sa kanilang pag-aaral kasi nakaharap sila lagi sa computer. So ayan, no. Sabi ni Mami Kay, it's good to know, Icor, na wala silang sakit sa mata. It's okay na sila ay ma-check up. Yes, sabi ni Mami Koromek. And this program is brought to you by, aking Dali Vincent, Baby Tisai from Japan, Super Sticker. Thank you so much. Aking Baby Tisai. Thank you so much. Alright. Diba? It's okay for na may matchika sila. Yes po. Yun nga po. At kahit alam mo ba na kahit okay pa sila, pinigyan nga po sila ng free na ano to, na frames. Alam mo ba na ang frame kasi dito, hindi ka makakakuha dito ng ano, mas lalo papunta ka sa clinic. Alam mo bang pinakamababa na frames nila sa clinic, kahit hindi po siya signature, kagaya ng akin, 800. 800 po yan. You are lucky kung 800 yan. Eh, paano kung pumunta ka sa isang, ano, sa optical clinic na 1,000 or 1,000 po? Kasi pag nagsisale dito, talagang ibigay ng 800. Ito lang. Ayan. Siyempre, nandito si Jocelyn A. Luna. Sabi niya, kaya ako magtatanong kay Press Acre dahil taga-Bakyo din ako, lahat ng kapatid. Kamag-anak ko taga Baguio. Next mega humanitarian, natutuwa ako ate dahil silent supporter yan from La Trinidad. Ayan Ma'am Joseph, hindi ako president. Si President Mary Antong Diaz. Ayan. Ang president ng FFCI Cordillera Solid Chapter. Ayan. Yes, of course. Yes, mayroon pong upcoming but sana po ipakaloob ng Panginoon na sana matuloy po ang ano dito. Kasi nga diba katatapos lang po ng major ano dito, eh medyo yung mga iisipin din nila kung saan nila ilalagay yung pundo, di ba? Kasi kung when it comes to humanitarian, there are pwede naman hindi naman po ngayon lang, pwedeng mangyari yan in next month or di ba? Kasi marami pa talagang mabibigyan dito ng ano, ng tulong, lalong-lalo na sa pagkatapos ng earthquake na yon. And of course, this program is brought to you by Dolly Benton! Ang baby design is Shirley Moore! Thank you, so much! Hindi ako makapagsalita, maingay si Mayor. Nagsasalita si Mayor sa stage. Eko mo na, Eko. Ayan, and of course, Chudolo Bartolome. Ayan, Bartolome. Ayan, Lipad Aguila. Lipad Long Live Bossing Idol FLN. Ayan. Minsan alam niyo ba niya, ano, pag nasisiyahan si boss, baka mamitay pa dyan ng pangkabuhayan package. We don't know. Diba? We don't know. But anyways, I'd like to love shout out sa mga nandito pa rin. Kai Noel of Courtney. I'm from the Disciple of Kami FLN. Number one, ay kasagayam. Noel of Courtney, Ilocano, Kamagayam. And of course, all right, this program again is brought to you by Dali Vincent, ang aking baby design, Super Sticker. Thank you so much. Aking baby design. Mega Mega Love, shoutout din kay Ma'am Juday ng buhay mo. Good afternoon, Mega Mega Love, shoutout sa lahat. Again, pakiusap lang, pakishare po ang ating live for today para sa mga kababayan natin na ganito po kalaki ang nagagawa ng ni Boss FLM, ano? Sa mga kababayan natin diyan na nagnanais na makakuha ng libreng salamin. Kumbinsin niyo na po yung mga presidente ng chapter niyo at mag-organize na kayo diyan, ba? Para hindi na mahuli sa mga humanitarian na ganito. This program again is brought to you by Dali Vincent, ang aking baby design, Super Sticker. Thank you so much. So tell you more, ang requirement daw ay so ang requirement at least ay 5,000 ang magiging recipient, yes. Ang kausapin niya yung mayor to,
sa amin, baka sakaling na kaya niyang gawin, maybe. President, yun lang ang narinig ko, hindi ko sure kung totoong gano'n or nagbago na ang ruling, no? Kasi, maaaring gano'n pa rin kayong gusto ni Boss na at least meron kang 5,000 recipient, so para magkaroon ng katuparan na isang mega humanitarian. Yan hindi natin alam kasi according kay, ano, meron kasi, di ba, last, ano, nung pag-updian kami dito sa Baguio, parang 100 katao lang yata ang pwedeng ma-cater. 100 katao, hindi na siya yung 500 pag mega naman. I don't know, ah. Monty, yun, ay ko, pag 100 lang. Oo, parang yung simple na, ano lang, mega humanitarian. Ay, hindi siya mega, parang humanitarian. Pagkakata sa ganyan. Kaya-kaya lang yan sa mansion. Yes, yeah, so, pwede naman siguro kahit na small optical mission, pwede naman. At least ilang store lang naman ang hihilain doon. Mayroon din kasi mag-organize ng ganyan kalaki. That's why, naisip ko nga, mga ginugugol nilang oras, paano mag-plan and organize sa ganitong kalaki ng event, no? But kudos to sa lahat ng humubuo ng mega humanitarian na ito. Dahil, siyempre, isa, kung wala po yung mga brainstorming, sharing of ideas, lahat-lahat na ikinubos na nila para lang mangyari itong big event na ito sa source of God. Hindi lang sa source of God, sa mga humanitarian state. Sabi ni Kababy, Kabahay Boob Vlog, another successful humanitarian project of Idol Francis Leo Marcos, mabuhay sa lahat na FFCI Worldwide, Lipad Aguila Lipad, greetings with love from FFCI Brunei. Alright, Mega Love, shoutout din kay Ma'am Juday ng buhay mo. At sabi ni Mami Kuraming Kay, ayaw ni Idol pag konti lang, sayang daw. This program again is brought to you by Kuya Enrico FLM from Japan, Super Sticker. Thank you so much. Alright. Sabi ni Kuya Sunny Baron, Limor, manghingi ako ng salamin sa mata. Saan po ba kayong location, Kuya Sunny? Acknowledge natin si Mami Karen Whitmore. Nandito na si Mami Karen. Hello everyone, good morning from UK. Hello there, Limor, Sir Dong, Sis Eliza D, beautiful Jan, si G, handsome Benok and Bon, and all FLM team, sabi ni Mami Karen Whitmore. And also, sabi ni Mami Kuraming K, gusto ni Idol madami, that's why may time kayo na mag-organize para ipaalam sa mga tao. Let's pray for Idol FLM, God will guide you always, sabi ni Mami Kuraming K. Alright. Kung taga-kainta lang, si Dr. Grace ay taga, I think, kainta din. So, madali kang mapupuntahan niya. Kung gusto mong ng salamin, makipag-ugnayan lang tayo kay Dr. Grace para ma-check up yung mata mo dyan at nang mabigyan ka ng salamin. Alright? Or ganito na lang, Press, Manostil, Sir Limor. Ay, Sonny Baron, kung nahihirapan kang makapag-travel from Kainta to Las Piñas, ang gawin mo na lang, mag-ano ka dyan sa clinic and then magpa-check up ka, tapos kunin mo yung prescription. Prescription. And then i-send mo sino ba ang pwedeng mapag-sendan dito para i-send kay Dr. Gates o kay Sir Bob Catalan. Yan, ka-interesan. Pwede naman siguro yan. Oh, si Saikon, pwede naman siguro i-picture lang niya, i-send niya by messenger, di ba? Mm-hmm. Even kay Tolly Moore or any staff. Putang ina. From mansion, yan. Alam niyo ba? Ano yun? Ano yun? May makimatik tayo sa panitagong. Ano yun? Sorry, ano, taga lang. Okay, nawawala ko sa... Ayan, nag-ano na si Sir Limor. Anyways, sabi ni Karen, you kapatid Icor, wait lang.
meron kasi yung ano, hindi ko alam kung pwede ko to i-announce, no? Pero may pangyayari kasi kanina, siguro sa susunod na pagkakataon ko nagkikwento, pero napaka-exciting nito at kayo ay matutuwa. At talaga namang kinilabutan ako sa kinikwento ni President nung kanina. All right? Medyo may kababalaghan ng konti, pero exciting pakinggan. Hindi, kailangan ko pa ipagpaalam kung ito ba ay pwede kong sabihin on live o hindi. Pero may gagawin. May chance kanina. Ano? Pinawian ba yan ng buhay? Na hindi ko alam. Teka. Alright, anyways, again, Karen, you can wait more for a shout-out. So, si Cycle, may sinasabi sa'yo si Sandy Baron, wala daw siyang pambayad doon sa Salamin. So, siguro sa pambayad-check-up. Sa EO, punta ka sa EO. Saan ba pwedeng mag-patch up? Yun na po ang problema. Punta na siya sa mansyon. Okay, mga pag-unayan siya sa aid. Yung pamasahe niya. Diba? Pwede kang magpamasahe. Ayan. So, I think ito po yung sinabi yata ni Ms. Chance kanina na we are very sorry sa narinig natin, no? Na gusto magkaroon ng eyeglasses, but it's sad to say na binawian ng buhay, but mukhang meron akong narinig dito na kakaiba, exciting, na let's wait for for Sir Limor. Ayan. Yes, that is good all the time. Yahoo! And hindi ko pa nabasa yung mensahe kanina. Wait lang. Hold on. Ayan, share ang live. Wala kong pambayad. Hindi naman po kami malapit dyan. Sana po kung meron po kayong, kilala niyo po ang president ng Cainta Rizal para makipag-aluan po kayo. Ayan. Good luck sa inyo. Salute sa iyo. Sir Ethelam, lagi kayong mag-iingat, basta Glenn. Ayan. And of course, yes, God is good all the time. Josephine A. Luna, sabi niya, so proud of this humanitarian by Boss Ethelam. It really helps lots of people. By all means, rain or shine, thank you to all concerned presidents and staff of FFCI. Mabuhay po kayo. Ayan. And syempre, sabi naman ni Vice President Mida, VP FFCI Hong Kong, Isabel, yes, good. God is good all the time. Yahoo! Shout out to all FFCI at LM family. And so nakikita nyo sa monitor ang galawan ng mga tao. Kumukunti na nga sila. And syempre, hello beautiful I call. Hello President Marcela. Good from UK. And tumulo ang luha ko nung sinigaw ang name ni Sir FFM. Same din po tayo dyan, Sir Randy Genovese. Alam nyo, kaninang umaga, I was very emotional kasi nga hindi ako nakarating, hindi ako nakadalo. Sana next time naman, meron naman next time. Good morning, family. Yeah, ay, naputol pala yung mensahe niya. Shoutout din po sa inyo, Miss Karen UK Whitmore, I-Cor. Sinashoutout tayo ni Karen UK Whitmore from United Kingdom. Ayan, with our 64 concurrent viewers, oras na ito is 5:12 in the afternoon. Pero kayo pa rin po ay nakaantabay. Maraming salamat. At mukhang merong update ang ating House Speaker ng channel. The Boss Francis Luyo Marcos. Early more, back to you. Nalalag si Sir Limor. Ayan. Nagawab shout out to Vivi Nira Baisabet Hista from Randy Genovese TV. Medyo mabilinsan ang galaw nila ngayon. Ah. Nakikita natin na kumukunti ang mga tao dito sa... Aiko. At kapa, President, wala nang tao dito. Kanina, puno ng tao dyan, no? Ngayon, wala. Oh! Sinabi ko, magic yun eh. diba? Nandun na sila. Nandun na sila lahat. Ayan na. Pwede na. Sa ating mga doktor. Uy, kayo nang sara makuha. Let's see. Let me cross the bridge. Ayan. Alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Siguro alas 7. Tapos alas na to. Alas 7, tapos na yan. Grabe. Ganong katindi ang ating mga doktor. Ang lupit. Ang lupit talaga.
yung tingin mo kanina, President, na parang hindi na to matatapos. Oo, sabi ko pa naman, alas 9, alas 10, malamang, bago matapos. Pero tingin ko, alas 7, tapos na to. Kasi sinarado na yung gate eh. Nagpaso ka na lahat, so na-compute na kung ilan yung talagang humihingi pa. Alright. Sabi ni Utol Randy Ginebosa, tumulo ang luha ko nung sinisigaw ang name ni Sir FLM. Grabe, no? Just imagine, mga kapatid, napakaswerte natin, President Man of Steel, kapatid Icor. The day na lumabas si Boss FLM at mag-live, kasama tayong lahat. Sa mga susunod na humanitarian project ni Boss FLM, na ando na tayo siguradong lahat. Diba? Sana kasama na doon ang tao. Alam mo ba, Sulimor, meron lang ang kwento, no? Diba, tinanong ko si Kai Dong, sabi ko, Kai Dong, kasi tinanong ko pwede akong makikita. Tapos, kinagabihan nun, napanaglipan ko, napaningning ang nagganipan ko si Boss at LM, around 3:40 in the morning, 3:40 dawn yun. Na hindi ako makahinga, lumalaban ako. Kasi gusto kong habulin si Boss, gusto kong kausapin. Hindi ako na, hindi na kausap. Dahil maraming tao na gusto kong mausap sa kanya. And sabi ko, totoo ba to? I want to touch him. Pero kaya lang hindi ako makagalaw. And nung pagkagising ko na yun, I claim that sana magpatutulo na sa humanitarian namin, meron siya or other humanitarian.